10 maitim na sikreto ng World War II. Ang World War II o ikalawang digmaang pandaigdig ay isang malawakang digmaan na naganap mula 1939 hanggang 1945. Ito isa sa pinakamalupit at pinakamatinding digmaang naitala sa kasaysayan ng mundo. At narito nga ang 10 sa mga maitim na sikreto ng World War II na ngayon mo palang malalaman. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1, Operation Paperclip. Ito ay isang covert operation ng US pagkatapos ng World War II. At ang layunin nga nito ay kunin ng mga eksperto sa siyensya at teknolohiya mula sa may Nazi Germany at ilipat sila sa US para magamit ang kanilang kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng pananaliksik at teknolohiya. Ito'y sinagawa nila nung huling yugto ng digmaan at pagkatapos ng pagbagsak ng Germany noong 1945. Kasama sa mga inangkin ng Operation Paperclip ang mga scientist, engineers at iba pang mga spesyalista sa larangan ng agham at teknolohiya. At marami sa kanila ay dating miyembro ng SS o mga iba't ibang Nazi organization. At ang mga ekspertong ito ay naging bahagi ng mga proyektong pananaliksik at militar ng Estados Unidos. At ang pinakasikat na halimbawa nito ay ang kanilang contribution sa Project Manhattan na naging daan para magsagawa sila at makabuo sila ng mga unang atomic bomb. At sa pamamagitan ng Operation Paperclip, nakamit ng Estados Unidos ang mahalagang technological advancement laban sa may Soviet Union at iba pang kalabang bansa ng Cold War. Yun pa man ang Operation Paperclip ay naging bahagi ng pamamaraan ng US para mapanatili ang kanilang technological advancement ng panahon ng Cold War. Ang galing, no? Number 2, Project Manhattan. Ang Project Manhattan ay isang mahigpit na lihim na proyekto ng US noong panahon ng World War II. At ang layunin nga nito ay magsagawa ng research at pagbuo ng mga unang atomic bomb na naging kilalang sanhi ng pagtatapos ng digmaan sa may Pacific. At sa proyektong ito, ilang mga kilalang siyentipiko at mga eksperto sa larangan ng physics gaya ni Robert Oppenheimer ay nagtulungan para makalikha ng atomic bomb. At ang prinsipyong ito ay ginamit nila para makabuo ng nuclear fission o pagsabog ng atom para lumikha ng napakalakas na puwersa. Unang atomic bomb na tinawag ng Little Boy ay pinasabog sa Hiroshima noong August 6, 1945. At ang ikalawang bomba naman ay tinawag na Fat Man at pinasabog nila ito sa may Nagasaki noong August 9, 1945. Ang mga pagsabog na ito ay nagdulot ng malalaking pinsala at marami din ang namatay. At ito naging sanhi ng pagpapasya ng Hapon na sumuko. At ito ngay nagdulot ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Number 3, Unit 731. Ang Unit 731 ay isang lihim na unit ng militar ng Imperial Japan na gumawa ng mga makabagong eksperimento sa tao noong panahon ng World War II. Ito'y tinatag noong 1930 sa Harbin, Machukao, na ngayon ay bahagi na ng China. Pangunahing layunin din ito ang napag-aralan ng tungkol sa biology at bacteriology. Sa Unit 731, sinagawa ang mga makabago at malupit na eksperimento o pag-aaral sa mga sibilyan, kabilang ang mga pag-torture at pagpatay sa mga biktima. Ang mga eksperimento ay naging bahagi ng pagsasaliksik ng mga Hapones sa mga biological at chemical weapons. At ito ay nagdulot ng matinding pagdurusa at kamatayan sa mga biktima. At ito rin ay isang halimbawa ng malupit at walang awang pang-aabuso sa karapatang pangtao. At pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga kasalanan ng Unit 731 ay natago o naging lihim sa loob ng maraming taon. Pero noong 1980, ilang mga dokumento at saksi ang lumitaw na nagpatunay sa krimen na naganap sa unit na ito. Dahil dito, ito'y nagdulot ng pagkabahala at pagkamuhi sa buong mundo. Dahil nga naman sa kalunos-lunos na kalupitan na naganap sa loob ng unit na ito. At sa kasaysayan ng Unit 731 ay palatandaan ng isang masama o madilim na bahagi ng kasaysayan ng kaguluhan at karahasan sa panahon ng digmaan. Number 4, Codebreakers. Ang mga codebreakers mula sa may Bletchley Park sa UK ay mga espesyalistang nagtatrabaho sa pag-decode o pagbuo ng mga mensahe na naka-encrypt o tinatago gamit ang mga secret codes o cipher. At noong World War II, mahalaga ang kanilang papel sa pagsasaliksik ng mga encrypted messages mula sa mga kalaban. Lalong-lalo na mula sa Axis Power na kinabibilangan ng Nazi Germany. At ang isa sa mga kanilang codebreakers na nagtatrabaho sa may Bletchley Park ay si Alan Turing. Siya ay isang British mathematician at computer scientist. Si Turing ay isa sa mga namumuno sa pagsusuri ng Enigma machine, isang kagamitang ginagamit ng mga Nazi para sa kanilang secure communications. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga codebreakers sa pagsusuri ng mga encrypted messages dahil itong nakatulong sa mga allies o sa mga bansang kaalyado para malaman ang mga plano at galaw ng mga kalaban.
sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga secret codes at tuklasan ng mga code breakers sa mga estratehiya o paraan ng kalaban at ang mga kanilang plano tungkol sa kanilang operasyon at iba pang mga impormasyon na nakatulong ng malaki sa mga military strategies ng mga allies. Sa pamamagitan ng natuklasang impormasyon ng mga code breakers, natulungan nila ang mga allies na makagawa ng mga hakbang para mahadlangan ang mga binabalak ng mga kalaban at pabagsakin sila. At ang pag-decode ng mga secret codes ay isa sa mga lihim ng kontribusyon ng Bletchley Park at mga code breakers tulad ni Alan Turing na tumulong sa pagkatapos ng World War II. Ito rin ay isang halimbawa ng kung papaano ang intelligence at teknolohiya ay naging makabuluhan sa kasaysayan ng digmaang ito. Number 5, Comfort Women. Ang Comfort Women ay ang mga kababaihang ginagamit at inaabuso ng mga Hapones ng World War II. At ito din ang panahon ng kanilang pananakop sa mga bansang kanilang inaatake. Ito ay isang sensitibong bahagi ng kasaysayan na nagdulot ng matinding pagdurusa at trauma sa mga biktima. Sa panahon ng digmaan, libo-libong kababaihan mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, Korea, China at iba pa, ay kinukuha at ginagawang comfort women ng mga Hapon. Sila'y sapilitang nilalagay sa mga comfort stations kung saan sila'y pinipilit na maglingkod sa mga Hapones na militar bilang sexual na alipin. At pinapakita nga nito ang matinding pag-aabuso sa karapatan ng mga babae. Patapos ng digmaan, marami sa mga biktima ng comfort women ay naratiling tahimik ukol sa kanilang naranasan dahil nga naman sa kihiyan at takot na nadulot nito sa kanila. Subalit sa mga nakaraang dekada, maraming mga biktima ang lumantad at nagsalita tungkol sa kanilang mga naging karanasan. Ang comfort women ay naging simbolo ng pang-aabuso sa karapatang pangtao sa panahon ng digmaan at patuloy na nagpapahayag at nagpapakita ito ng pangangailangan at kahalagahan ng katarungan at pagkilala sa mga biktima ng mga kasaysayang ito. Number 6, Nazi Gold. Ang Nazi Gold ay tumutukoy sa manalaki at mahalagang yamang iniipon at tinanakaw ng Nazi Germany mula sa mga teritoryong sinasakop nito noong panahon ng World War II. Habang hayok na hayok ang mga Nazi na magparami ng kanilang teritoryo at impluwensya sa bansang Europa, naging paraan nilang pag-aagaw o pagnanakaw ng mga kayamanan mula sa mga bansa na kanilang sinasakop. Maraming yaman ang kinukumpiska at kinukuha ng mga Nazi mula sa mga Jews at iba pang mga biktima ng kanilang madilim at masilimuot na sistema. At ang isa sa mga halimbawa nito ay ang Aryanization, kung saan kinukuha ng mga Nazi ang ari-arian ng mga Jews. Bukod dito, nakuha rin ng mga Nazi ang mga ginto, alahas at iba pang mga kayamanan mula sa mga bangko at museo na mga bansang kanilang inuukupa. Ilan sa mga ito ay mula sa bansang Austria, Czechoslovakia at iba pang mga lugar. At pagkatapos ng World War II, naging pangunahing gawain ng mga allies, partikular ang Estados Unidos at UK, ang pagtukoy at pag-recover ng mga Nazi gold na ito. At dahil sa ginawa ng US at UK, ang ilang mga yaman ay natagpuan at naibalik sa mga naargabyadong bansa at mga naging biktima ng Nazi. Ngayon pa man hanggang sa kasalukuyan sa ating panahon, mayroon pa ring mga bahagi ng Nazi gold na nanatiling nawawala o hindi pa natatagpuan na nagbibigay buhay sa mga naniniwala tungkol sa mga yaman na tinago ng mga Nazi sa mga sikretong lugar. Number 7, Einsatzgruppen. Ang Einsatzgruppen ay mga Nazi death squad na naging bahagi ng kampanya ng Holocaust noong panahon ng World War II. Ang pangunahing tungkulin ng mga Einsatzgruppen ay ang pag-exterminate o pagpatay sa milyong-milyong sibilyan kabilang ang mga Hudyo sa mga nasakop na teritoryo ng Nazi. Ang mga miyembro ng Einsatzgruppen ay merong tungkulin na magtakip ng malalaking teritoryo na inukupa ng Nazi at magpatupad ng systematic na pagpatay sa mga grupo ng mga sibilyan, lalong-lalo na ang mga Hudyo. Ito din ang sinasagawa sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng mass executions kung saan ng mga tao ay pinapatay sa malalim na lubid at mga firing squad. At ang mga krimen ng Einsatzgruppen ay madilim na halimbawa ng grupo ng Holocaust kung saan mahigit 6 milyon na mga Hudyo at milyon-milyong pang mga sibilyan ang pinapatay. Ang mga Nazi officials na nasangkot sa operasyon ng Einsatzgruppen ay binitbit sa harap ng korte pagkatapos ng digmaan sa may Nuremberg Trials, kung saan sila'y kinasuhan at pinarosahan para sa kanilang mga nagawang krimen. Ang Einsatzgruppen na isang makasaysayang halimbawa ng di kanais-nais na pang-aabuso sa karapatang pangtao at ng sistematikong pagpatay sa mga sibilyan sa panahon ng World War II. Number 8, Operation Gladio. Ito'y isang covert operation na may kaugnayan sa North Atlantic Treaty Organizations o NATO. Ito'y sinasagawa bilang parte ng Cold War na kung saan ang NATO at ang Soviet Union ay nag-aagawan para sa kapangyarihan sa Europa. Dahil sa may layuning mapanatili ang kakayahan na makatugon sa anumang Soviet invasion o pananakop sa mga bansa ng Western Europe, nilikha nila ang Operation Gladio.
Ito isang clandestine network o lihim na samahan na binuo ng mga intelligence agents, militar at mga civilians sa iba't ibang mga bansa sa Europe, kabilang ang Italy, France at iba pa. Ang mga miyembro ng Operations Gladio ay sinanay para maging guerrilla fighters at clandestine operatives. At sa kanilang pagsasanay, tinuruan sila kung paano mag-operate ng patago sa ilalim ng Soviet occupation kung sakaling mang maganap ito. So sa makatuwid, kapag nakasakop na ang Soviet Union, sila yung mga taong magtatrabaho ng patago. Ang galing, no? Ganun pa man ang Operation Gladio ay tinatag bilang bahagi ng depensa laban sa mga tangka ng pananakop. Pero ito'y may bahid ng kontrobersya. Ang ilan sa mga impormasyon ukol dito ay nagpapahiwatig ng mga ilang unit ng Operation Gladio ay nagkaroon ng ugnayan sa mga kilalang extremist group at nagamit ang kanilang operasyon para sa mga lihim na layunin. Number 9, ang paglabag sa karapatang pangtao. Ang mga gawaing ito ay naganap sa mga kampo ng digmaan noong World War II. Ito isa sa mga pinakamalupit na pang-aabuso sa karapatang pangtao sa kasaysayan ng mundo. At ang ilan sa mga pangunahing aspeto ng mga paglabag na ginawa nila ay ang Holocaust. Ito ay isang sistematikong pag-uusig, pag-discriminate at pagpapahirap sa mga Hudyo sa pamumuno ng Nazi Germany. Ang mga Nazi ay nagpatupad ng massacre na nagresulta ng pagkamatay ng mahigit 16 milyong mga Hudyo. At ito ay sinagawa sa pamamagitan ng mass killings o malawakang pagpatay at malupit na experimentation sa mga tao. At kabilang din dito ang kampo ng concentration. Ang mga kampo ng concentration ay tumutukoy sa mga pasilidad tinayo ng mga Nazi para pahirapan ang mga tao na tinuturing nilang kalaban. Ang mga tao rito ay pinagtatrabaho ng labag sa kanilang kagustuhan at ginugutom din sila at binubugbog. At ang ilan sa mga kilalang kampo ay ang Auschwitz, Dachau at Buchenwald. At isa ito sa mga gumanap ng mass killings. Sa kabilang banda, ang mga Nazi nagpatupad ng malawakang mass killing sa mga sibilyan, lalong-lalo na sa mga bansang kanilang sinasakop. At heto pa ang matindi. Kasama ritong pagpatay nila sa mga babaeng comfort women at mga miyembro ng minority groups. Ang mga paglabag sa karapatang pangtaong ito ay nagresulta sa masalimuot na pagkamatay at pagpapahirap sa milyong-milyong tao. Ang Holocaust ay naging simbolo ng kasamaan at kahayupan ng rehimeng Nazi. Pagkatapos ng World War II, ang mga Nazi leaders ay dinala sa harap ng korte sa Nuremberg Trials para panagutin sa kanilang makakasalanan sa harap ng buong mundo. At ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng aral sa mundo tungkol sa kahalagahan, ang pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatang pangtao. Number 10, lihim na espasyon. Ito ay naging isa sa mga pangunahing bahagi ng World War II, kung saan ang mga bansang magkakasalungat sa panig ng digmaan kabilang ang Allied Forces, mga bansang kaalyado at Axis Powers, kasama ng Nazi Germany at Imperial Japan, ay gumamit ng mga espasyon para makakuha ng impormasyon tungkol sa kalaban. Narito ang ilan sa mga mahalagang aspeto ng lihim ng espasyon sa World War II. Una, ang codebreaking. Ang mga codebreakers mula sa Bletchley Park at iba pang mga intelligence agency ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa pagdecode ng mga mahalagang mensahe ng kalaban. Dito yung nagbibigay daan sa mga allies na malaman ang mga plano ng Axis Power. Ikalawa, ang double agents. Sila yung mga taong nagpapanggap na nagtatrabaho para sa isa pang panig pero ang totoo sila naglilingkod sa kalaban. Ang ganitong mga operasyon ay nagdudulot ng katalinuhan sa kalaban na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga kaalyado. At ang ikatlo ay ang sabotage. Ang mga lihim na operasyon tulad ng sabotage ay sinasagawa ng mga espisyon upang sirain ang mga pasilidad, transportasyon at supply chain ng kalaban. At ang halimbawa nito ay ang mga operasyon ng mga miyembro ng Special Operations Executive ng UK. At ang panghuli naman ay ang spy networks. Tinatag na maraming bansa mga spy networks sa mga teritoryo ng kalaban para magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga galaw. At ang halimbawa nito ay yung French Resistance na naging bahagi ng lihim na labanan sa Nazi Germany. Grabe, no? Anong pananaw mo dito? Comment down below.